Hello friends. Good morning sa mga idol ko. Good day. My video for today is all about a call for Shopee's attention, most especially to Shopee supplier, particularly to supplier on automatic water dispenser. Alam naman natin ang Shopee is one of the most biggest online store dito sa Pilipinas. Lahat dito ay maaring pwedeng bilhin. Let's say call it, name it, buy it, of course you pay it. Mga beauty products, plants and flowers, dress and clothes, garments, kitchen utensils, electronic products such cell phones, computers, and also camera and each paraphernalia, and many more. Speaking of electronic products, kami pala ay isa sa mga bumibili sa Shopee at pinagbibili din namin doon sa mga customer namin or pinagbibili din namin sa iba. Let we call us kami yung mga local reseller. Sa katunayan, last May 12, 2020, ang aking asawa ay umorder siya sa Shopee ng 6 na piraso automatic water dispenser, wireless Entel pump for bottled water. Dumating din yung order niya sa amin last May 21, 2020 by COD, cash on delivery. So yun, team, we receive, we also deliver to our client doon sa mga customer din namin. Yung mga customer namin or mga one day ago, yung mga customer namin may paid back. Sabi nila yung automatic water dispenser na ipinagbili namin sa kanila ay may sira daw. So na amiss kami kasi dahil bagong-bago pa lang tapos nasira na. So ni-recover namin lahat. Ang nangyari sa 6 na pinagbili namin sa Shopee, isa lang ang maayos, walang sira. Ang 5, lahat sila may diferensya. So parang may something messy talaga. Kaya naisipan po namin kung titingnan namin yung laman ng mga item na to or ng automatic water dispenser. Gagawin na lang natin parang technical review sa mga item na to. Wala tayong sinisisi dito. Gusto lang natin malaman kung ano talaga yung
diferensya. Kasi ang Shopee, since siya yung nagpa-facilitate doon sa mga malalaking supplier dito sa Pilipinas, parang portal siya doon sa dito sa sistema ng internet, na ang mga mamimili, they will browse and see what they will purchase on this portal. Yun nga, doon sa Shopee. Kaya, kung may nagustuhan sila, di, bibilihin nila. Pero, yung Shopee, hindi sila talaga yung nagbibinta. May mga supplier sila. Which is accredited sa kanila din. Bali, nag-a-apply sa kanila na maging lehitimong supplier. Ang title ko sa video na to is Call for Shopee and Attentioning to the Supplier na siyang binibilhan namin, na para maging aware din sila doon sa manufacturer na gumagawa sa mga item na pinagbibili nila. Kaya naisip namin na para mapamabuti yung attention, ginawan ko na lang ng video. So, kasi ang Shopee at saka yung retailer, mas madali, mas malapit ang contact sa kanila. Para sabihin ni Shopee, "Oy, may binibinta ka na di kaya-aya ng ating customer, or ang store naman na nagbibinta ng item na to, siya naman ang kakausap doon sa manufacturer para kung ano man ang mga pagkukulang in the higher level, mapuna na kaagad nila." So, ang gagawin natin sa ngayon, gagawa tayo ng simpleng techno review sa mga item na to, kung base sa feedbacks sa aming customer na ano ang diferensya ng item na to. Bubuksan natin kung ang loob. Bubuksan natin ang loob nito, kung saan ba talaga ang may pagkukulang. So, base sa feedback ng aming customer, mostly lahat ng mga water pump na to ay madaling mag-discharge yung battery. Madaling mag-discharge yung battery niya. So, titingnan natin muna yung battery, kung ano ba battery ba talaga yung mga pagkukulang. So, please stay and watch. Water dispenser. Actually, anim lahat sila nang nabili namin sa Shopee. Kaso, yung tatlo hindi pa namin nakuha, kasi sabi ng nakabili galing sa amin, may mga sira daw.
hindi siya gumagana. Gumagana man siya, pero ang dali lang ma-discharge yung battery niya. So, ang gagawin natin ngayon ay titingnan natin kung to ay hindi akma sa nasabing dinamo. So, subukan muna natin i-play doon sa water container kung tama ba yung sinasabi ng aming customer na supposed to be yung bumili nitong mga gamit na to, mga dispenser na to. Sige, i-try natin. Try natin i-play. Suod mag-usa. Ito yung unang bubuksan natin para subukan. Ayan. Nabuksan na pala ito, galing na kasi ito sa aming buyer, sinauli kasi daw may sira, hindi gumagana, ang dali daw ma-discharge. Ito yung design niya. May nakasulat dito data 4 watts voltage 5 volts kapasitas battery 1200 milliampere. Yan. So nay, makitaan sa ko anak. Ito na yung setup niya. Yan. Ito yung water container na lalagyan natin. Ma-off siya, oh. Tingnan natin, ha? Ma-off siya. Ayan.
Thank you.
Hello there. Natapos na natin tingnan yung laman ng automatic dispenser na to. So nakita natin kung direct to the point na talaga ang battery talagang may diferensya. So hindi naman natin sinisisi ang Shopee, yung supplier namin, yung gumawa nito. Ang ano lang namin na mabigyan ng katugunan. So para yung sa mga susunod pang or yung mga mamimili ng ganitong product ay wala ding masabing reklamo. Hindi natin sinisisi si Shopee, yung supplier. Ang ginagawa lang natin na we call for their attention na pagsabihan naman yung gumagawa ng item na to na talagang pagbutihan naman nila yung paggawa. Kasi nakita namin doon sa battery ang required ng bawat na dispenser is 4 watts. Tapos DC 5 volt PE. Tapos yung capacity ng battery 1200. So ang nakita namin, ang nandoon sa battery is 3.7 volt. So parang mas hindi kaaya-aya, masyadong maliit lang siya doon sa requirement ng dynamo. So walang problema, under talaga siya. Pero yung voltage requirement niya na-meet na niya, kaya kaya namang panda rin ng dynamo kahit 3.7 volts yung battery. Ang ano lang, yung tatagal ba ng ilang araw. Kasi yung dati nakabili kami din, abot talaga siya ng mga almost 1 week, mahigit pa. Pero sa ngayon, sa ganitong battery na inilagay dito sa dispenser na to, hindi aabot talaga ng 2 araw. Kaya madaling maubos yung battery. Kaya talagang really magreklamo yung mga ano namin, yung mga customer na namin or customer natin. So yan lang po, at maraming salamat. Please don't hesitate to subscribe my channel and follow my next video. Thank you, and more power to you all.